mga kwento ni Felmo. Magandang gabi, Sir Seth. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isa po ako sa mga bagong subscriber sa channel nyo. Naingganyo po ako magpadala nitong aking kwentong kababalaghan dahil sa dumaraming magagandang kwentong naririnig ko na binabasa nyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Anne. Hindi ko tunay na pangalan. Naisip ko lang na magtago sa ibang pangalan para makaiwas sa mga katanungan ng iba, lalo na't may nakakaalam ng aking taglay na kakayahan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa aking mama noong dalaga pa lamang siya. Dati kasi, maraming kwento at usap-usapan tungkol sa naglipa ng mga salot. May mga bagay na nangyayari sa kalikasan na hindi nila alam kung ano ang punot dulo. Basta ang sabi lamang ni Mama, kapag may kakaiba nang nangyayari sa aming lugar na hindi na raw maipaliwanag ng siyensya, tiyak, kagagawan yon ng mga engkanto. Ang mga engkanto ay mga nilalang sa ating mundo na nakakahalubilo natin ang hindi namamalayan. May mga kakayahan at kapangyarihan sila. Gustong-gusto din nila ang magdala ng tao sa kanilang mundo. Hindi natin sila kilala pero kapag pinili nila, nagagawa nating masulyapan ang kanilang mundo na hindi natin inaasahan. Hindi ako pamilyar sa iba't ibang uri ng hayop pero ayon sa aking ina, lahat daw ng alagang meron tayo ay may katumbas na replika hindi umano ito sa mundo ng hindi nakikita. Kagaya ng ating alagang baboy, may baboy ramuna sa mundo ng engkanto na katira. May manok sa atin na sa kanilang mundo naman ay manok na ligaw o di kaya, sari manok. Sa dami ng nakatirang nilalang sa ating mundo, minsan mahihirapan na tayong alamin kung alin sa kanila ang nabibilang sa atin at alin ang hindi. Isa lamang ang alam ko, Sir Seth. Hindi magandang pangarawing makahalubilo natin ang mga nilang mula sa kanilang mundo. Delikado, nakamamatay. Dekada 80, kumalat ang pinakamalaking salot sa aming lugar. Iyon ay ang pagkamatay ng mga alaga nilang hayop na walang dahilan. Ang lugar na iyon, narito lamang din sa Negros Oriental, katabing barangay kung saan kami nakatira ngayon. Ayon kay Mama, umaga yun ng Huwebes nang marinig niya ang iyakan ng kapitbahay nilang sina Mang M at ang asawa nito. Dahil nag-aalala, nakiosyoso sila ng kanyang mga magulang sa kabilang bahay para malaman kung ano nga ba ang nangyayari. Naabutan nilang nakaluhod ang mag-anak sa harapan ng nakahandusay nilang alagang baka na wala ng buhay noon. Nagulat si na Mama. Tinanong si Mang M kung ano nga ba ang nangyari. Ayon sa kanya, nanginginain lamang kaninang madaling araw ang kanyang baka ng basta na lamang umano ito bumagsak sa lupa kung saan niya ito inilagay. Wala namang mga bagay na maaaring magbigay ng delikado sa kanilang baka. Kaya hindi nila maintindihan kung bakit basta na lamang ito bumagsak at wala na talagang buhay noon. Si Mama, sinuri ang katawan ng bakang ito. Anya, wala naman daw sugat ang baka maliban sa dalawang bakas ng parabang pangil sa leeg ng bakang yon. Tila kinagat umano yon ng isang bampira. Dahilan para magduda si Mama. Hiniram niya ang kutsilyo ni Mang Emma at sinubukang hiwain ang maugat na parte ng katawan ng patay na bakang ito. Napasinghap silang lahat nang mapagtanto na wala ng dugo ang kawawang bakang yon. Napatingin si Mama sa kanyang mga magulang at saka humingi ng pasensya kina Mang M ng
mas lumakas pa ang iyak ng asawa nito. Marami raw ang nakiosyoso sa nangyari noon. Kaya naman may nagsabi na baka may aswang sa kanilang lugar. Hindi naman nila matukoy kung sino ba sa mga kilala nilang aswang ang gumawa ng bagay na yon. Aminado si na mama na may aswang sila mga kapitbahay pero alam naman na mga ito ang limitasyon nila. Kaya hindi nila lubos na maintindihan kung bakit nagkakaganon ang sinapit ng baka ni Namang Emma. Akala daw ni na mama, hindi na yun mauulit. Pero nagulat sila ng pagkalipas lamang ng isang araw noon. Nasundan na naman ng pagpatay sa mga hayop. Hindi lang baka ang puntirya nito. Maging mga kabayo, kalabaw, baboy, manok at kambing. Hindi din ito pinapatakas. Sa bawat pangyayari, palaging may nahahagip ng tingin si na mama na pinagdududahan nilang siyang gumawa ng bagay na yon. Kapag kinokompronta naman nila, dali-daling aalis ang matanda at hindi na nila makikita pa. Dahil doon, nagkaroon ng konklusyon si na mama at ang mga kasama niya na marahil si Aling Celia ang aswang na tumitira sa kanilang mga alagang hayop. Marami ang nagalit at nagtanim ng sama ng loob sa kanya noon. Hindi biro ang mag-alaga ng hayop tong araw, Sir Seth. Bukod sa mahal, minsanan lamang makatagpo na magagandang lahi kaya naman labis na pinahahalaga ng mga tao ang kanilang mga alaga noon. Wala namang ibang mapagkakakitaan sa bukid maliban sa pagtatanim at pag-aalaga talaga ng hayop. Maging sina mama, binabantayan na ng maayos ang kanilang mga alagang kambing at baka. Bukod pa doon, may alaga pa silang manok at baboy. Halos kada hapon nilang pinagtatiyaga ang ilipat sa likod bahay ang kanilang mga alaga para wag lang itong mapakialaman ng aswang. Nagdadala si mama ng kugon o di kaya ay carabao grass na paboritong kainin ng mga alaga nilang baka noon para wag na nila itong madala sa pastuan. Isang araw, nagpapakain si mama ng mga alaga niyang manok nang marinig niyang kumahol nang napakalakas ang alaga nilang aso. Nagtaka si mama dahil bukod sa kahol ay umaalulong ang kanyang aso na labis na ikinatindig ng kanyang balahibo noon. Sabi pa naman ni Lola, ang mama ng aking ina, hindi magandang marinig ang umaalulong na aso. May masama raw kasi itong pangitain. Napasilip si mama sa labas at tiningnan kung may nakita ba ang kanyang aso. Ganun daw kasi si Blackie, Sir Seth. Umaangil din ang aso na ito na tila ba nagbabanta sa kung sino man ang magtatangkang pumasok sa tahanan ng kanyang amo nang walang permiso. Wala naman siyang nakita pero panay pa din ang pag-angil ng aso kaya sa kanilang tarangkahan na siya dumungaw noon. Napasinghap siya nang makita ang papalayong si Aling Celia na may bitbit na kulay asol na plastik. Napakunot ang noo ni mama at hindi maiwasang magduda sa iniasta ng matandang ito. Ilang beses na kasi niya itong napapansing nakatayo sa unahan ng kanilang bahay at aalis naman kaagad kapag may nakakapansin na. Naitanong niya sa sarili niya kung bakit inaangilan ng aso ang matanda gayong matagal na itong dumadaan sa harapan ng kanilang bahay. Dahil doon, mas lumakas ang kanyang hinala na si Aling Celia nga, ang aswang na bumibiktima sa kanilang mga hayop. Kaya naman kinausap niya ang pinsan niya na si Auntie Millet, hindi tunay na pangalan, para matyaga nila ang matandang ito. Kailangan na hindi umanong matigil ang ginagawa nito dahil marami na talagang napipirwisyo noon. Sa pagkakatanda ni Mama, may pamilya naman si Aling Celia. Matanda ito sa kanila ng 20 taon at ang asawa nito ay may magandang trabaho sa Maynila na
umuwi naman tuwing katapusan ng buwan. May nag-iisang anak din si Aling Celia, si Roxanne, na kabaitan din daw ni na mama noon. Iba naman kasi sa probinsya namin, Sir Seth. Kahit taga-kabilang barangay ka pa, basta alam ng mga dalaga at binata na kaedad ka lamang nila, ay miyembro ka na kaagad sa samahan nila. Samahan ng mga naghahanap ng kaibigan. Palaging nagkakasundong magpunta sa sayawan, mamasyal sa kung saan ang pista, at kung minsan ay magkakasama pa kapag kinukuhang abay ng mga ikakasal. Wala naman silang napapansing kakaiba kay Roxanne. Mabait naman ito. Pala kaibigan din. Yun lamang talaga. Medyo iniiwasan siya ng ilan dahil nga ilag ang mga tao sa kanyang ina. Natatakot sila sa isiping aswang ang kanyang ina noon. Maliban na lang kay mama na walang kinikilala. Kesyo anak ng aswang o hindi, basta nakagaanan niya ng loob ay kaibigan na niya. Kaya naman para mapagsabihan si Roxanne, minabuti ni na mama at ni Auntie Milet na bantayan si Aling Celia. Sinusundan nila ang ginang saan man ito magpunta. Isang araw, sinundan nila si Aling Celia na papunta pala sa sapa para maglabanon. May dala itong balde at ilang damit na labahin. Nagkunwari din silang naglalaban nila mama para mapagtakpan ang kanilang ginagawa na pagmamatsyag. Kakaunti lamang naman ang nilalaban ng ginang pero ang hindi nila maintindihan kung bakit napakatagal nitong matapos sa paglalaba. Hindi nila hinihiwalayan ng tingin si Aling Celia. Sa totoo lang, bandang alas tres na ng hapon nang matapos ang paglalaban ng ginang, pansin nila, balisa ang ginang at hindi mapakalinon. Lalo na kapag napapatingin ito sa gilid ng sapa kung saan naroroon ang malaking puno ng balete na nagiging silungan ng lahat kapag tag-init o tagulan man. Nang sa tingin nito ay nalingat si na mama at Auntie Milet, ay may biglang sinakmal si Aling Celia doon sa parte ng tubig. Wala silang kamalay-malay na siya lang naman ang binabantayan ni na mama kaya kitang-kita nila ang ginawa niya sa kawawang isda na nahuli pa niya noon. Kwento ni mama, kinain daw ito ng buo ni Aling Celia. Ninuya, nilunok ng ginang ang buhay at gumagalaw pang isdang yon. Dahilan para mandiri sa nakita si na mama. Tandang-tanda pa niya, Sir Seth. Nagmamadali silang dalawa sa pagliligpit ng pinaglaban nila para sundan naman si Aling Celia pa uwi sa bahay nito. Pero gayon na lamang ang pagkabigla nila nang basta na lamang daw itong nawala. Mas lalong idiniin nila si Aling Celia bilang siyang salarin sa namamatay na hayop sa kanilang lugar. Kumalat ang balitang yon hanggang sa kabilang barangay. Dahil sa nangyari, nag-ingat ang halos lahat ng tao at wala nang nais makipaglapit kay Aling Celia. Natatakot ang lahat na pagdiskitahan niya ang alagang hayop ng mga kababaryo ni na mama. Naglabasan na din ang mga kwento na hindi lamang daw hayop ang biniktima niya, kundi maging mga tao rin. Sa karating naming barangay, may mga natagpuang patay na kalalakihan ang nakasabit sa malaking puno malapit sa pangpang. Kagaya ng mga hayop sa amin, may dalawang butas ito sa leeg na parabang kinagat ng bampira. Hindi nakatiis ang pamilya ng namatayan. Ipinatawag ng mga ito sa barangay si Aling Celia noon. Tinanong at kinausap kung ano ang tungkol sa pagkatao niya. Nagulat ang lahat, Sir Seth, nang itanggi niya ang mga paratang na yon. Isang malaking pagkakamali di umano na sa kanya ibunton ang sisi sa lahat ng nangyari. Hindi raw siya mamamatay tao. Mas lalong hindi raw siya aswang. Binantaan si Aling Celia ng lahat na huwag mananakit ng kapwa
at kung ano pang hayop sa lugar ni na mama, maging sa mga karatig pang barangay. Kapag nangyari daw yon, ay mga taong bayan na umano ang lilitis sa kanya. Nag-alala si na mama dahil nagsumbong sa kanila si Roxanne na hindi naman daw aswang ang kanyang ina. Isang kamalian ang mapagbintangan umano ang kanyang ina sa kasalanang hindi naman ito ginawa. Muntikan na daw mag-away si na mama at Roxanne noon. Ayaw kasing maniwala ng aking mama pero sinabi ni Roxanne na ibang nilalang ang gumagawa ng patayan ng hayop sa kanilang lugar. Kung sana lamang daw, maniwala sila sa kanya. Hindi naman mahirap kausapin si mama, kaya inintindi niya na lamang si Aling Celia noon. Ayon kay Roxanne, gagawa umano siya ng paraan para mapalabas ang nasabing nilalang na siyang salarin sa lahat ng kababalagang nangyayari sa kanilang lugar. Basta wala daw kinalaman ng mga aswang sa pagkamatay ng mga hayop na yon. Ayon pa kay Roxanne, isisi daw ni na mama ang lahat sa mga engkanto. Nagpakawala daw ito ng alaga nilang hayop para maging salot sa lugar nila mama. Tandang-tanda ni mama, tanghaling tapat daw nagsabi ng ganon si Roxanne. Umiiyak at sumisigaw. Naisip niya, nagsasabi ng totoo itong kaibigan niya. Gayon na lamang ang pagkabigla nila ng tatlong araw lamang ang nakalipas. Dumating sa kanila ang balitang nakaratay si Roxanne at nangayayat umano ng gusto noon. Gulat na gulat sila sa kanilang natuklasan. Paanong nangyaring ang taong maayos lamang ang pangangatawan noong nakaraang araw ay biglang nangayayat ng ganun kabilis? May malalaking pasapa si Roxanne sa likuran na tila ba dinumog ng isang napakalaking baka. Maliban pa doon, may tama na kung anong saksak sa kanyang bandang kilikili. Kasin laki yon ng sungay ng baka. Mas naguluhan si mama sa kung anong kababalagang nangyari sa kanila. Hindi naman daw makapagsalita si Roxanne dahil hirap na hirap sa paginganon. Iyak ng iyak si Aling Celia na labis ang pag-aalala sa kanyang anak. Naawa si mama at ang aking mga lolo at lola sa nangyari sa kanyang kinikilalang kaibigan. Nagsuhestiyon sila na magpatawag na ng albularyo para malaman kung ano nga ba ang nilalang na gumagambala sa kanila at nagbigay ng karamdaman kay Roxanne kung hindi naman daw talaga ito aswang. Nakuha nila mula sa kabilang baryo si Mang Junicio, isang albularyo. Ipinatawas kaagad si Roxanne maging ang buong bahay nila noon. Ayon sa lalaki, wala naman daw bakas na may aswang sa kanilang bahay pero may kakaiba daw sa dalaga. Sabi ni Mang Junicio, nagkasala umano sa engkanto si Roxanne, kaya dinumog siya ng alagang hayop na mga ito na kung tawagin nila ay tayho. Naguluhan si na mama dahil hindi naman daw nila alam kung ano ang nilalang na yon. Dagdag ng albularyo, ang tayho ay isang uri ng nilalang na alaga nga ng mga engkanto. Kawangis raw ito ng malaking baka. May sungay, mas malaki ang katawan. Mas mabangis pa raw ito sa baboy ramo. Ito ang salarin sa mga namamatay na hayop sa lugar nila mama at maging sa pagkakaratay ni Roxanne. Noong kinumpronta umano ni na mama si Roxanne, nagalit ang engkantong nakarinig ng kanilang pag-aaway kaya pinadumog ng engkanto ang alaga niyang tayo sa maliit na katawan ng dalaga. Yun ang simpleng paliwanag kung bakit nagkaroon ng malaking pasa sa katawan si Roxanne at may sugat na tila sinaksak sa bandang kilikili. Sinungay daw pala ito. Hindi makapaniwala si na mama sa kanilang nalaman. Pinaghalong awa, hiya at sisi ang nadarama nila noon. Kung ano-ano raw ang binintang nila sa nanay nitong si Aling Celia na
Wala naman daw talagang kinalaman sa mga nangyayari. Humingi ng tawad si na mama kina Aling Celia. Mabuti na lang, sadyang mabait ang matanda dahil hindi man lamang ito nagtanim ng sama ng loob. Hindi na din inalam ni na mama kung bakit nga ba sinakmal ni Aling Celia ang isda at nilamon ito ng buhay. Ayaw na daw nilang mambintang noon na tiyak ikakasakit na naman ng kalooban ng matandang ito. Ayon pa kay Mang Dionisio, lumalabas lamang daw ang tayho kapag hindi ito napapakain ng maayos ng may-ari nitong engkanto. Ang sumpa lang para tumigil na sa pagiging salot ang tayho ay mag-alay ng kulay puting manok at ipatulo ang dugo nito sa lugar kung saan siya nalalagi. Muli, pinatawas ni na mama ang buong baryo sa tulong ng kapitan at mga kagawad sa kanilang barangay. Nalaman nila na sa sapa kung saan may malaking puno ng balete, nakatira ang tayho. Nag-alay ng kulay puting manok si na mama pero hindi pa din yun naging sapat na rason para hindi pumanaw si Roxanne. Hindi kinaya ng dalaga ang sakit ng sugat at buong katawan. Kasabay ang paglalamay ay ang pakikiramdam ng mga tao sa nilalang na naging salot sa kanilang baryo. Dahil sa kuryosidad ni Mama, tinanong niya si Mang Dionisio kung ano ba ang itsura ng isang tayho. Sabi naman ng matanda, kung nais daw talagang makita ni Mama kung ano ang tayho, ay kailangan niyang gumamit ng malamaan. Hindi ko alam ang eksaktong tawag nito sa Tagalog pero ginagamit yun sa pananabako ng matatandang kalalakihan sa amin. Hindi ito sinisindihan. Ninunguya lamang ang pinaghalo-halong dahon ng tabako, buyo, apog at bunga para manabako. Hindi rin ang lahat ng iyon ang kakailanganin para makita ang tayo, kundi yung apog lang. Kulay puti lamang yun na parang pulbo, hinahalo sa abo, at saka kinakalat sa malapad na dahon ng biga at inilalapag sa lupa. Sinunod ni Mama ang lahat ng yon para lamang makita ang nasabing nilalang. Inilapag niya sa paanan ng puno ang nasabing mixture ng apog at abo sa kainiwan na parang walang anumang nangyari at bumalik ito sa burol ni Roxanne. Bandang alas 9 ng gabi nang makarinig sila ng kakaibang tunog ng kabayo na parang kambing sa labas ng bahay. Ilang beses itong tumunog na parabang nanggigising saka basta na lamang nawawala. Nabahala si na mama noon. Pinigilan pa siya ni Auntie Milet na huwag nang lalabas dahil delikado. Sabi ng albularyo, yun daw ang tunog ng tayo. At mas mabuting huwag na nilang silipin dahil wala raw itong pinipiling dumugin. Pumapatay ito ng hayop, maging tao man. Mabuti na lamang nakinig si Mama noon. Hindi na siya nagtangka pang lumabas o sumilip man lamang. Makikita niya din naman ito bukas kapag maliwanag na. Kinabukasan nga, unang pinuntahan ni Mama ang malaking puno ng balete sa gilid ng sapa. Una niyang napansin ang pinagtalian ng puting manok. Wala na doon ang inialay niya. Maging ang mga bahid ng dugo ay tila ba sinimot na parang dinilaan lang. Ang sumunod niyang tiningnan ay ang pinaghalong abo at apog na nilagay niya sa malapad na dahon ng biga. Gayon na lang ang pagkahindik ni Mama nang makita ang bakas ng tila malalaking paa ng baka. Kung ikukumpara ito sa paa ng mga alagang baka namin ay paniguradong triple pa ang laki umano noon. Doon na naniwala si Mama sa lahat ng sinabi ni Roxanne. Napatunayan niyang totoo nga ang nakita nito. Napag-alaman niyang may third eye din daw si Roxanne. Kaya nakikita nito ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na mga mata ng tao.
Mula noon, naging maingat na si Mama sa pagkilos kapag nasa labas siya ng bahay. Hindi na niya inungkat pa ang tungkol sa tayo, lalo na't pagkatapos ng libing ni Roxanne. Hindi na ito ng gulo pang muli. Nag-aral na kapagtapos, nagtrabaho na si Mama. Sa Maynila talaga siya nakadistino noon. Pero nang umuwi siya sa Negros, doon niya nakilala ang aking ama. Nagkamabutihan sila at nagdesisyong magpakasal. Dahil nais nang bumuo ng sariling pamilya ay pinili nilang tumira sa kabilang barangay lang ng hometown ni Mama kung nasaan kami ngayon. Kapag lumalabas ako ng bahay, panay ang kanyang paalala na mag-ingat ako. Hindi niya raw gugustuhing madumog ako ng tayo. Nang minsang tinanong ko siya kung bakit nagawang dumugin ng tayo si Roxanne, hindi siya nakasagot noon. Kahit anong iwas pa din ni Mama, hindi niya mapigilan ang sariling umuwi sa lugar kung saan siya ipinanganak. Noong naghihingalo nga si Lola, napilitan kaming umuwi doon para makita siya sa huling pagkakataon. Nag-iisang anak lamang si Mama. Siyempre, kailangan niyang asikasuhin naman ang kanyang mga magulang. Si Auntie Milet ay nagpauna ng tumawag na hindi makakauwi dahil nahihirapan sila sa pandemya noon. Kaya kami lamang ni na Papa ang katuwang ni Mama sa pag-aalaga kay Lolo. Pagkamatay ni Lola, labis kaming nalungkot. Wala naman kaming magawa kundi tanggapin na lamang ang katotohanan dahil lahat naman ng tao dadaan sa kamatayan. Walang sino man na may karapatang tumanggi dahil hiram lamang naman ang buhay nating lahat dito sa mundo, di ba? Nilibing si Lola. Hindi pa kami gaanong naapektuhan noon ng pandemya dahil iba naman sa bukid kaysa sa syudad na sobrang higpit. Dito kasi sa bukid ay nakakalabas pa naman kami sa bakuran at nakakalangap din kami ng sariwang hangin. Iba din ang pinoproblema ng mga tao dito. Noong nakaraang buwan kasi ay lumaganap na naman ang patayin ng mga baka, baboy at manok sa lugar ni Lola. At ang tinuturong salarin, yung tayo na naman. Gusto sanang ipatawag ni Mama si Mang Dionisio na albularyo pero nalaman namin na nasa Maynila pala ito dahil kinuha na ng kanyang anak noon. Tsaka matandang-matanda na rin siya, Sir Seth. Wala kaming kilalang pwede na albularyo na maging tagapamagitan sa amin at sa mundo ng mga engkanto. Malakas ang paniniwala ni Mama na may kinalaman na naman ang mga hindi nakikita sa problema naming ito. Dalawa sa manok ni Lolo ang namatay noon. May kambing naman ng kapitbahay ang nakitang nakasabit sa malaking puno ng balete kaya naalarma talaga kaming lahat. Wala nang kabataang pinahihintulutang lumabas at nanatili na lamang ang lahat sa bahay. Lingid sa kaalaman ni Mama, may third eye ako, Sir Seth. Minsan ko nang napasyalan ang gilid ng sapa kung saan nakatayo ang malaking balete. May maniwala man sa akin o wala pero ang nakikita ng aking ikatlong mga mata ay hindi sapa kundi isang malawak na swimming pool. Gawa sa marmol ang sahig. Samantalang isa namang tatlong palapag na bahay ang baleteng yon. Alam kong mahirap paniwalaan pero lahat ng sinasabi nilang pinapatay na hayop maging tao na binibiktima ng tayo ay naroroon lahat sa malawak na pastuhan sa likod ng malaking bahay na yon. Tila ba inangkin na ng kung sinong engkantong nakatira doon. Samantalang ang lupa naman kung saan naroroon ang balete at sapa ay pagmamay-ari ng tiyuhin ni Mama kay Lolo Joaquin. Inaararo nila ito para tamnan ng mais noon. Hindi nila nakikita na sa bawat pag-aararo nila, nakikita ko kung paano nasisira ang magagandang bagay na nilikha ng engkanto para sa sarili nila. Totoo pala ang kwento ng mga nakakatanda. Kapag nasa isang ilang na lugar, ay marapat lamang na magtabi-tabi po para magawang makaiwas ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero hindi yun pinahalaga ng mga tao sa baryo ni na Mama.
Kaya pala lumabas ang tayo at winasak ang pangkabuhayan ng mga tao sa pamamagitan ng pagpatay sa mga alagang hayop na mga residente doon. Mabuti na lang, may isa pang albularyo na nakatira sa kabilang barangay. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Mang Romeo. Ayon sa kanya, hindi lamang daw basta-basta manok ang kailangan naming ialay sa mga engkantong naninirahan sa balete para tigilan na nila ang pagpatay sa aming mga alagang hayop. Kailangan din daw namin silang kausapin at humingi ng kapatawaran. Isang araw, napag-utusan ako ni Mama na bumili ng patlis sa tindahan. Hapon na at hindi ako mapakali sa paglalakad ko. Alam kong may problema pa kaming kinakaharap sa ngayon kaya naman nag-aalala ako ng husto na baka makasalubong ko sa daan ng tayo at ako naman ang kanyang dumungin noon. Wala naman akong nagawa ng sabihin ni Mama na magmadali na lamang ako at wala namang mangyayari dahil maliwanag pa raw ngayon. Kaagad akong umalis para magtungo sa tindahan. Pagka-uwi ko, hindi sinasadyang nanindig ang aking balahibo ng mapalingon ako sa nadadaanan kong sapa. Yun kasi ang eksaktong lokasyon na kinikwento ko ngayon sa inyo. Nakapagtatakang pinagpapawisan ako pero nanlalamig ang aking balat na parabang hihimatayin ako sa labis na nerbiyos. Iiwasan ko na sana ang mapahinto kung hindi lang ba may narinig akong nagsalita sa aking likuran. Itinulos ako sa aking kinatatayuan nang sabihin ng matandang nalingunan ko na buhay pa sana ang kanyang anak ngayon kung iniwas niya ito sa lugar na kinaroroonan namin ngayon. Ang matandang yon ay walang iba kundi si Aling Celia. Kulay puti na ang lahat ng kanyang buhok, kulubot na ang mga balat, at may hawak na tungkod. Anya, may sumpa raw para huwag na kaming guluhin ng tayo. Ayaw na ayaw daw ng mga ito sa asin. Ayaw din daw nito sa mga taong nagmumura. At mas lalong ayaw daw nito sa mga aswang. Kaya naman walang pangyayari na ang aswang at engkanto ay nagpapang-abot. Para sa mga engkanto, mababang uri ng nilalang ang mga aswang, marurumi at halang ang kaluluwa. Samantalang ang tingin ng mga engkanto sa kanilang sarili ay matataas, kagalang-galang at makapangyarihan. Bumaling sa akin si Aling Celia noon at sinabing kilala niya umano ang mama ko. Anya, natatawa daw siya kapag naiisip na napagkakamalan siyang aswang ng aking mama noong araw. Pero hindi daw alam ng nakakarami na ang sumpa para layuan ng mga engkanto ay ang magkunwaring aswang. Sa katunayan, minsan na siyang nakagawa ng ganoong pagpapanggap sa harapan mismo ng aking ina. Dito ay naikwento niya na habang naglalaba raw siya, nakikita niyang nagbabago ang itsura ng lugar na kanyang kinaroroonan. Yung sapa, naging isang malawak na swimming pool at napabakit na anumano siya ng mga naliligong tao nun. Paraan daw yun ang mga engkanto para makakuha at makabihag ng tao papunta sa kanilang mundo. Hindi nagpatianod si Aling Celia. Gumawa siya ng paraan para huwag makalimot sa kanyang sarili. Naglalaban ng magkaibang anyo ng lugar na kinaroroonan niya, ang mundo ng mga tao at engkanto. Kaya naman nang may mahagilap ang kanyang tingin sa ilalim ng tubig noon, sinakmal niya yon at kinagat, kinain, kahit na alam niyang nakakadiri umano yon para sa kanya. Sa pagkakataong yon, hindi na nga siya tuluyang nabihag ng mga engkanto. Hindi ako nakapagsalita sa kanyang ikinuwento. Ito ang kasagutan sa mga tanong ng aking ina tungkol sa pagiging kakaiba ni Aling Celia noong mga panahon na yon.
bago kami naghiwalay ng hapong yon. Anya, siya ang lulutas sa problema ng buong bayan. Hindi na umano siya papayag na may iba pang madamay sa kaguluhang ginawa ng mga engkanto, lalong-lalo na ng tayo. Tutali mag-isa na lamang daw siya at wala na siyang kasama sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang anak at wala na din siyang asawa. Hindi na daw ito bumalik matapos ang libing ni Roxanne. Umuwi ako ng gabing yon. Tuliro ang isipan. Wala akong maintindihan sa sinabi ni Aling Celia. Binanggit ko kay Mama ang ikinwento ng matanda sa akin pero natawa lang siya. Yun palang dahilan kung bakit nito nilamon ng isang buong isda. Kinagabihan, nanaginip ako Sir Seth. Nakita ko si Aling Celia na naglalakad papunta sa malaking puno ng palete. Nandun raw nakatayo ang isang lalaki. Kulay puti ang suot nito at may hawak na lubid kung saan may nakataling malaking hindi ko matiyak kung baka ba o kalabaw. Mapupula ang mga mata nito at hindi pangkaraniwan ang haba ng sungay niya. Narinig kong kinausap ni Aling Celia ang lalaki na itigil na ang ginagawa nito. Pumayag naman ang lalaki at sinabing ititigil na niya ang lahat basta sumama na daw si Aling Celia sa kanya. Lalo na't naghihintay na daw ang kanilang anak na si Roxanne. Tumango lamang daw si Aling Celia at bumukas ang malaking tarangkahan ng bahay nila. Nang pumasok ang tatlo sa loob kasama ang tayo, nangako si Aling Celia na hindi na daw manggugulo pang muli ang alaga ng kanyang pinagmulang pamilya. Bumalikwas ako ng bangon na tila. Nalulunod ako sa tubig noon. Hindi ako kaagad nakapiyok dahil tandang-tanda ko pa ang bawat detalye ng aking panaginip. Nang sabihin ko kay Mama ang aking napanaginipan, natulala siya. Lalo na't kakatanggap lamang niya ng balitang kakamatay lamang ni Aling Celia madaling araw. Dito, naalala ni Mama na may ikinikwento umano si Lola sa kanya tungkol sa pinanggalingan ng pamilya ni Aling Celia. Ang sabi nga raw, engkanto umano ang tatay ni Aling Celia at hindi ito kailanman nakikita. Hindi ko alam kung ano ang totoo pero maliwanag na si Aling Celia na lamang ang kailangan ng engkantong yon na naging dahilan kung bakit nagpapakawala ang ama nito ng salot para magbigay ng suliranin sa mga tao. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng pagkakataong mabasa ang aking karanasan. Naway may makuhang aral ang tagapakinig sa aking kinuwento. Bago ko nga po pala makalimutan, sana'y huwag ninyong pag-uusapan ng tayo sa gabi. Pangako, kapag narinig po nila na pinag-uusapan sila, paniguradong lalabas sila sa kanilang lungga at maghahasik ng lagim. Naku mga kagiliw, gabi pa naman natin in-upload to. More power po sa inyong channel at magandang gabi. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gustong magpa-shoutout, alam niyo na yan. I-message niyo ako sa Facebook page, sa Instagram, sa email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Dahil sa wala tayong shoutout ng Wednesday, medyo marami-rami to. Unahin ko na yung mga bago, ang dami, tsaka yung mga nag-renew ng membership nila. Sa mga gusto pala ng membership natin, kung nakikita nyo yan, may mga magaganda yung mga badge na iba't iba yung kulay. Depende sa kung gaano na kayo katagal as member natin. Tapos yung mga perks na iba't ibang emoticon. Yun po yung mga perks natin. So ito na, shout out sa napakaraming mga bago.
John John, Doritos are good, Joy Almirez, Generous Razonable, Ashes of Roses, at Miriam Pilaes. Thank you. Happy 1 month kay Rich Mariordan at Anna Mitch. Happy 2nd month kay Arc June's Vlog, Yumi, at Angel F. Balasa. Happy 3rd, Daryl Okbina. Happy 4th, Buhay na Salita. Happy 6th, Irene Dutimas. Happy 7th, Venusaur. Happy 8th, Mars Elegio at Mary Grace Rosales. Happy 9th, kina Bea Miller at Maya Acera. Happy 10th, Aunao and Andrea Severino. Happy 12th, kina Jutessa Moore, Teacher Apple, Lina Santome, Michelle Cidron at Dian 17. Happy 14th, kay Maria Teresa Pineda. Happy 19th, kay Thes Quitano. Happy 20th, kay Pidotsky Gaming. Happy 21st, kay Charlene Duatin. At happy 23rd, Nenya Akana. Maraming maraming salamat, ang dami. So, mga nag-message naman. Sir, baka naman po pwedeng magpasuyo ng birthday greeting sa... sorry, wait. Inaayos ko pa. Wait lang ah. Gumalo kasi. Sir Seth, baka pwedeng magsuyo ng birthday greetings sa friend ko? Yung romantic voice ang dating. So, happy, happy birthday, Shy. More birthdays to come. Thank you. Wow. From Timmy Bailon. Thank you. Good afternoon, sir. I would like to make a very special shout-out for the newlywed Raymart and Alisa Hope Lupango of Barimbao, Tandang Sora. May their marriage becomes fruitful and blessed as they take a new chapter of their lives. From Makiling Nebreha family of Pavia, Iloilo. From Francis Lantis. So the wedding is today, June 24th. Sana maka-on time. Thank you. Thank you din po. Congrats sa inyo. Sir, good PM. Yung live-in partner, hilig na rin niya makinig sa mga kwento mo. Pa-shoutout po kami ni partner na si Grapes Evangelista. Thank you, sir, sa mga magandang kwento from Phil Am Tupas. Kuya Seth, pa-shoutout naman po ako. 2nd month na rin namin bukas ng jowa ko. Ganda po ng stories niyo, Kuya Keep It Up. Support po kami ng fans mo from Michael Luis Nicolas. Thank you. Seth Pai, nung 21 birthday, pag-greet Jai Aldrin Angeles Estrella from Yuna. Hello, happy birthday. Pa-shoutout naman po from Alhasa KSA. Marami. Salamat, silent teaser po ninyo ako pampawala ng boring sa trabaho from Erla May Hiramis. From Leah Baer. Sir, I'm Leah here from Riyadh. I'm also a member of your Centennials. Gusto ko lang po pa-shoutout yung mommy at daddy ko po and my dog named Kitty. Thank you. Mwah. Thank you din po. From Princess Ligaspi Guevara. Sir, magandang gabi, pabati naman po si Jai na aking hobby na nahawaan ko na din sa pakikinig sa channel mo. More power sa maganda mong boses at sa channel mo. God bless. Thank you po sa inyo. Hello sir, pag-greet sana po ako sa next upload nyo. Gusto ko lang batiin ang aking anak ng happy 8th birthday, Franco. I love you anak. At sir, set invite ko na din sana ang inyong mga tagapakinig sa aking YouTube channel kung mahilig din silang makinig about love problems at inspirational story. Search lamang po ninyo yung channel niya ni Sir, si Dear Kuya Heart. Kung magustuhan nila mga story na naka-upload doon, subscribe na din sila. Maraming salamat Sir, more power to your channel. Thanks po, from Dear Kuya Heart. Yun, subscribe na po kayo sa mga mahilig ng love story din. Shoutout kay Andre T. Villanueva. Kay Pauline Visitacion. Pauline Votacion. Good evening po Sir, I'm Sid Votacion. From Mina, Iloilo po, pa-shoutout po ako sa mama ko na si Jorilyn Votacion na palagi no, pong pinapakinggan yung mga stories nyo hanggang sa pati ako ay nadamay na rin po at palagi na rin naikinig basta kasama si mama. More stories to upload and God bless from Pauline. Thank you din po. Sir, pa-shoutout naman po, birthday ko today. Yun, belated happy birthday, June 21. Nag-birthday sa daan pa uwing La Union. Thank you po ulit sa mga kwento mo. Araw-araw, sulit po ang pag-subscribe ko sa inyo at sa mga kwento mo. God bless from Farzayus. Thank you din po. Ingat po kayo dyan sa La Union. Good evening, Sir Seth. Pwede mong pa-shoutout sa husband ko po na si Camilo Bailoses na belated Happy Father's Day. Ingat po siya palagi from Neil Jane Bailoses. Shoutout kay Jack Makalipay, kay Michael Arcosa na pinapa-shoutout yung family niya, Arcosa family na gabi-gabing naikinig sa akin. Michael Ingia po pala ng Negros Occidental, kasabay po namin naikinig ang 4 babies namin. Thank you and God bless. Thank you po sa inyo. And last but not the least, sir, nahihiya ako magpa-shoutout araw-araw but everyday listening po ako. Salamat from Gracie. Ayun mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Happy weekend po.